Hello everyone! Kumusta kayong lahat? This is Carlo, aka The Psychologist. Welcome to my channel. Kung napanood nyo last year, yung video ko about my first ever mountain bike na na-retrieve ko at ang bala ko sa kanya ay i-restore ko, ngayon ay eto na siya. Kaya dun sa mga nagtatanong kung ano na yung update, eto na siya. Coming up! Para sa mga hindi nakapanood dati ng video, ilalagay ko na lang dito sa description yung ginawa kong video nitong aking mountain bike. So isang brief backgrounder lang, ito yung pinakaunang mountain bike ko na nabili ng 1999. Tapos last year, pag uwi ko sa probinsya, ay na-retrieve ko ulit siya from a friend. So dinala ko siya rito sa Manila, tapos ang gagawin ko ay i-re-restore ko siya. Ang bala ko ay i-restore ko siya hanggang sa kaya lang nating ma-restore. Hindi natin ibabalik sa dati. Ang gusto ko lang mangyari sa kanya ay isang functioning, isang running condition na bike. So ito na siya ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga ipinalit ko rito, mga piyesa. So ito yung itsura niya last year nung nakuha ko. Sobrang madumi, sobrang kinakalawang na lahat ng mga parts, at obviously walang napalitan except yung tires at saka tubes. So stuck pa rin siya. Ito yung itsura ng frame niya. Bakal or steel ang frame nito. Marami ng gasgas, maraming dents, may mga konting kalawang na, pero buo pa rin siya. So ayan na siya ngayon. Ang ginawa natin ay nilinis lang natin yung frame para ma-preserve yung kanyang original na paint. Kahit medyo bakbak na, gusto ko lang ma-preserve yung natural at saka yung kanyang original na paint. Ito yung mga itsura ng kanyang mga brake levers nung nakuha ko last year. Obviously ay hindi pa ito pinalitan mula nung nabili ko nung 1999. So yan ang itsura niya after 20 years, pati yung mga brake cable hindi na nagpa-function. Ngayon ay ito na yung itsura ng kanyang cockpit. Ito naman yung itsura ng kanyang combo shifters nung nakuha ko last year. Isang Shimano ito na 3x7 na combo shifters. Sobrang sirang-sira na hindi na nagfa-function na nakuha ko. Ngayon ay ito na yung itsura niya. Pinalitan ko siya ng isang Shimano Turnity X na 3x8 speed na combo shifters. Ito naman yung itsura ng kanyang original na hand grip na kakaawa na. So pinalitan ko siya ng isang weapon na grip na red yung kulay para bumagay dun sa color ng frame. Ito naman yung itsura ng kanyang handlebar at saka yung stem. Hindi na mapapakinabangan, sobrang kinakalawang na, sobrang luma na. Yung kanyang handlebar ay pinalitan ko rin ng isang Mountain Peak CX318 na alloy na handlebar na may 720mm ang kanyang lapad. Ganon din yung kanyang stem na merong 90mm na haba. Ito naman yung itsura ng kanyang brakes nung nakuha ko last year. Cantilever yung brakes na ito at obviously makikita natin ay wala na, sira na at wala na yung ibang pyesa. Ngayon naman ay ito na yung itsura niya. Napalitan natin yung kanyang brakes na ibalik natin sa dating cantilever na brakes. At ito yung front, makikita natin maayos na. At makikita rin natin yung rear na brakes at naibalik ulit natin sa dati niyang itsura. Ito naman yung itsura ng kanyang fork, no? Yung suspension fork niya na stock pa ay kinakalawang na. Sobrang dumi na at hindi na nagpe-play rin yung kanyang suspension. Ngayon ay ito na yung itsura ng kanyang suspension fork. Mabuti at nakahanap ako ng second hand lang na fork na pwede naman dito sa bike ko dahil ready siya for cantilever na brakes. So yan na siya. Ngayon ay pumunta naman tayo sa dating nakakabit na hubs. No, yung stock na hubs na nakalagay rito ay isang Santor XC Pro na naka-quick release na. Pero ito ay naka-7 speed lang, so kailangan kong palitan yung kanyang harap at likod. Ang ipinalit ko na hubs ay isang Shimano HB RM40 hubs na naka-quick release. And at the same time ay 36 holes na ito. Yung kanyang original na rims ay Mavic X138 ang model. Isa itong alloy na double wall na at ang nakalagay dito sa kanyang label ay made in France. So hindi ako sure kung original itong made in France. Pero ang ginawa ko dahil pwede pa naman siya ay na-retain ko lang.
Ganon din yung kanyang tires, although hindi na ito yung stock and original tires dahil napalitan na, ay yun pa rin ang inilagay ko, nilinis lang dahil pwede pa naman siyang magamit. So yan ang itsura niya ngayon. Nung nakuha ko lang ulit last year ko na realize na yung aking nabili palang mountain bike ay Rocky Mountain na bicycle na brand. Ito naman yung itsura ng kanyang front derailleur nung nakuha ko last year. Sobrang sira na, hindi na gumagana at kinakalawang na yung kanyang FD. So ang ipinalit ko sa kanya ay isang Shimano Altus na FD na 8-speed na. So mas maganda na, yan ang itsura, upgraded na. Ito naman yung itsura ng kanyang original na crankset. Naka 3x ito na setup at makikita natin dito na sobrang kinakalawang na nilulumot na sa kalumaan. Ngayon ito na yung itsura niya. Pinalitan natin niya ng isang non-series na Shimano na 3x na setup pa rin. Pero mas maayos na sa kahit hindi bago ay mas malinis at mas maganda. Ito naman yung itsura ng kanyang stock na pedals. Plastic lang siya. Ngunit hindi pa yan napapalitan at yan pa yung original na pedals. Ngayon ang kanyang pedals ay ito na siya. Pinalitan ko siya ng isang Mountain Peak na steel naman yan na pedals. Ngunit hindi pa yan ng sealed bearing. Ito yung itsura ng kanyang original din na chain. Sobrang kalawang at sobrang dumi na. Ngayon ay ito na yung itsura ng kanyang chain. Pinalitan natin siya ng mas bago na, although hindi yan brand new. Used na siya pero pwede pang magamit. Ito naman yung itsura ng kanyang original na cassette or sprocket na nakalagay. Isang 11 to 28 teeth yan na sprocket na 7-speed. So ang kanyang cassette ay pinalitan ko ng isang Shimano na HG200. 8-speed ito, bali isang Trinity X na merong 12 to 32 teeth na profile. Yung kanyang rear derailleur or yung kanyang RD ay isang Shimano na 7-speed. At so far ay mukhang pwede pa namang magamit siya. Kaya ang ginawa ko ay nilinis lang at inayos lang mabuti para magamit pa rin natin yung original na RD niya. At so far, yan ang itsura niya. Yan pa rin ang nagamit natin. Pwede pa namang magamit at gumagana pa. Wala na rin yung tornilyo ng panghigpit sa seat tube para hindi bumaba yung seat post. Although, hindi na ito kailangan ngayon dahil sobrang nakadikit na yung seat post sa seat tube at hindi na kailangan ng tornilyo para mag-hold. So, ang problema naman ay dahil hindi na siya na aangat ay medyo mababa sa akin yung upuan. At finally, ito na yung last na papalitan. Sobrang sira na. Warak na yung kanyang saddle. May hati na sa gitna. So, ang ginawa ko ay pinalitan ko siya. Meron ako rito isang extra na trinks na saddle. At ang kagandahan ay bumagay yung kulay dahil meron siyang red na parang accent. Sakto at bagay na bagay sa kanyang frame. So finally, yan na yung itsura ng aking mountain bike na na-restore ko and na-upgrade. Again, ito yung aking mountain bike na nabili ko noong 1999 and this is a 21-year-old mountain bike. Natutuwa ako dahil akala ko hindi ko na siya makikitang muli. Pero ngayon ay nakita ko, na-upgrade ko at magagamit ko ulit siya kahit mga ikot-ikot lang dito sa loob ng village namin. At hindi ko napakakawalang muli ito dahil ito ang magsisilbing alaala ko sa aking pagsisimula sa mundo ng pagbibisikleta. So that's it for this video. Sana ay nagustuhan ninyo. Kung may mga katanungan kayo, let me know in the comment section below. Like, share, and subscribe. This is The Psychologist. And as always, I'll see you next time. God bless.